Ang daming nahuhulog na santol. So, naisipan kong kumuha ng santol. Diyan. And gagawa tayo ng santol. Ginataang santol. So, ganito naman karami yung nakuha kong santol. Look! Guys, so naubusan kami ng sili. Kaya pumunta ako sa kapitbahay namin. Sa likuran. And kumuha na ako ng kanyang sili. Ay! Total masarap ang ginataang santol if maanghang siya. I don't know if enough na to. Bomba to bomba. Tcharam! Ganda! Ito naman ang mga gagamitin natin. Buya, sibuyas at karne. At bawang. So, hinalo ko na yung asin at saka magic sarap sa karne. Magic sarap, alamang, gata, at yung santol. Either blended or yung kinayod. Then, lagyan ng asin. So, lagyan natin ng water. Pipigain natin yan kasi nga masyadong maasim ang santol. Yan. So, after natin ibabad yung santol, piga-pigain yan. I-drain. Tapos, twice mong gawin. Para hindi siya masyadong maasim. Tada! Next, kunin mo na ang kawali, ipainit, and then lagyan na ng mantika. Diyan tayo maggigisa, guys. Ilagay ang buya. Next, ang sibuyas. Ang karne na may hinalong magic sarap at asin. Kanin. Then ng bawang. Next, alamang. Konti na lang yung alamang namin. Pero, mas maganda sana kung mas madami yung alamang. Next, sili. If gusto mong maanghang yung gata mo, lagay mo na yung sili agad. Ta, next. Wow! Medyo i-boil ang karne sa gata. Yan. So, next. This one. The main ingredient. Oops. Ayaw niyang matanggal. Okay. Lagay isa pang gata. Wow, creamy. Then add a bit of salt kasi maasim yan. Kahit piniga ko na yan ng dalawang beses, possible maasim pa rin yan. Haluin hanggang sa ang nagmamantika siya. Nagda-dry yung onion. Takpan. Yan, para mas mag-boil siya. So guys, pag nag-gata tayo,
Kailangan halo-halo kasi sa ilalim nito madali siyang ma-burn. Sorry sa ingay and my dogs are here. Wow. Natin magmantika. Na ang finished product natin, ang ginataang santol.